Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating pangwalo na online and face-to-face na simbang gabi. For our call to worship, now is the time of watching and waiting. The time of pregnant expectation of new life. Now is the season of hope unfolding. The dark winter season when hope is waiting to be born. Let us come before God with receptive and willing spirits. May our souls magnify God's name, and may our spirits rejoice in God, our Savior. Rejoice! God comes to bring the birthday of life and hope. Amen. Let us sing "There's a Song in the Air" for our hymn of praise. There's a song in the air. There's a mother's deep prayer and the baby's low cry, and the star waits it far wide, the beautiful scenes for the manger of Bethlehem cradles a king. There's a tumult of joy for the wonderful birth, for the virgin sweet born is the that song from afar has swept over the world. Every heart is aflame in the beautiful sing in the homes of the nations that Jesus is King. Rejoice in the light and we echo the song that comes down to the night from the heavenly. Let us all pray. Almighty God, when our vision fails and our understanding is darkened, when the ways of life seems hard and brightness of life is gone, grant us wisdom which deepens faith and enlarges trust. Whenever your ways in the world or in the soul are hard to understand, increase our patience and our faith in you, and may we at all times, with a quiet mind, put our confidence in you through our Lord Jesus Christ and Savior. Amen. Amen.
sa lahat na naririto, manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng ating banal na kasulatan. Akin pong babasahin ang pagbabatayan ng mensahe sa gabing ito mula sa aklat or Gospel of Luke, chapter 2, verse 1 to 20. At babasahin ko po sa wikang Tagalog. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensu sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cicero, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose, ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin siyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at hiniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang mga pastol at mga anghel, doon ay may pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yun. At tumayo sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagtataka o pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nanababalot ng lampin at nakaiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos sa tumaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon." Nagmamadali silang pumunta roon at natagpon nila si Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Sa namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ang salita ng Diyos para sa pinakamamahal na bayan ng Diyos.
Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namuong problema? Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang caroling at Noche Buena? Kung tayo naman ay kapos at wala ng pera, nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat na si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Buti pa nga ang Pasko noong isang taon sa ating hapag. Merong keso de bol at hamon, makasakipit Happy New Year ang mapopospon, at ang hamon ay mauuwi sa pag-uon. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat na si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Tuloy na tuloy po ba ang Pasko? Pwede po bang marinig? Sabihin nyo nga po ng malakas, tuloy na tuloy. Iyan po ang sasabihin nyo pag may tinanong ako. Ho. Sige, umpisaan ko ulit. Tuloy na tuloy po ba ang Pasko? Kahit po naghihirap, kahit po may pandemic, kahit po may kalamidad, amen. Tuloy na tuloy ang Pasko. At hindi papayag ang Diyos na hindi niya kayo pagpalain muli sa gabing ito. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, napakabuti mo. Dahil kahit kailan, O Diyos, hindi mo pinutol ang kaligayahan at kagalakan at ang kapayapaan na dala ng iyong pagsilang sa aming buhay. Na sa kabila ng aming nararanasan, nandito kami at nagpupuri sa iyo, Panginoon, at handang maglingkod, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng pakikinig ng iyong mga salita, sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-upo sa loob ng iglesyang ito, sa pamamagitan ng panonood ng online ministries. Ito, Panginoon, ay itutuloy dahil ito ang nais mo. At sa gabing ito, O Diyos, itulot mo po, O Diyos, naaalis lamang kami dito sa dakong ito kung kami ay pinagpala mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mula po sa pagsilang pa lang po ng ating Panginoong Jesus, ay naging kakambal na niya, kakambal na ni Jose at Maria ang mga pagsubok at ang mga paghihirap sa kanilang buhay. Iyan po ang nilalaman ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Ang kwento sa kanyang pagkapanganak. Purihin ang Diyos dahil kahit mismong ang mga magulang niya ay napinili ng Diyos, ay nakaranas ng pagsubok, ng paghihirap sa kanyang pagsilang, na kagaya rin naman ng mga nararanasan natin sa buhay. Subalit, kung atin pong lubos na uunawaan at
pag-aaralan, makikita natin na ang lahat ng ito na kanilang naranasan ay bahagi ng plano ng Diyos upang mangyari ang mga layunin niya. These things happened to accomplish God's purpose. Amen? As we continue sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral natin sa aklat ng Luke, madidiskubre po natin na maging si Maria at Jose ay may kasama o cashier sa mga pagsubok at sa mga tribulations na kanilang naranasan. Subalit makikita rin po natin kung paano nila ito tinanggap, kung paano nila ito isinagawa sa kanilang buhay at kung paano sila umayon at sumunod sa ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, kung paano at ano ang ginawa ng Diyos sa kabila ng lahat ng ito. At makikita rin po natin kung ano ang gagawin ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen? Habang ating hinaharap ang mga pagsubok ngayon at paghihirap, kaguluhan sa mundo, sa buhay natin maging sa personal, gaya ng nangyari kay Jose at Maria, atin pong babagtasin kung paanong ang kalooban ng Diyos ay laging siyang naghahari at siyang nananalo. God's will prevails. At ano ba ang nagpapahirap sa tao? Unang-una dito sa Lucas chapter 2 verse 1 to 3, makikita natin kung ano yung mga nagpapahirap sa tao. Nangyari ng mga araw na yon na lumabas ang isang utos mula kay Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Magpalista sila. Ito ang unang tala ang mamamayan ng ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y magtala, bawat isa sa kanilang sariling bayan. Mga kapatid, itong si Augustus Cesar o Augustus Cesar na ito ay naglahad ng isang matinding panuntunan na lahat ng tao na nasa kanyang empire o kinauukulan o nasasakupan ay kailangang magbayad ng buwis. At dahil dito, ang lahat ay kailangang magpalista. Bakit? Ba't kailangang magpalista? Dahil gusto niyang malaman ngayon pa lang sa panahon na iyan kung magkano ang kanyang malilikom o matatanggap na salapi mula sa mga tao. Kaunting kalaman lang po, ang tunay na pangalan niya ay Gaius Octavius. Pangalan ni Augustus Caesar. Ampun po siya ni Julius Caesar. And so, nang mamatay po si Julius Caesar, itong si Octavius ang pumalit. At itong si Octavius ay sobrang taas ang tingin niya sa kanyang sarili. Nung usong-uso po ang pagpapalit ng pangalan sa panahon na yon, pinalitan niya ang pangalan niyang Octavius at dinagdagan niya ng titulong Augustus. Ang kahulugan ng salitang Augustus ay majesty, kataas-taasan. Dito pa lang sa paghahangad niya to na magkaroon ng pangalan o titulong Augustus ay makikita natin ang kanyang hangarin na makasarili. Ito ay isang pangalan na maka-Diyos. This name means divinity and it carries the idea, ang kaisipan o being of the gods na siya ay kasama ng mga Diyos. Caesar, Augustus means Caesar is God. Ang sarap pakinggan, di po ba? Na ang kahulugan nito ay pinapahayag na nga niya na siya ay Diyos at dahil Diyos ang tingin niya sa kanyang sarili, gagawin niya
kung ano ang magustuhan niya. Kahit ito ay nakakasakit at nagpapahirap sa kanyang mga nasasakupan, gagawin niya kung ano ang nais niya. May mga tao po na ganito rin. Hindi lang po si Augustus Caesar. May mga tao na kahit anong mangyari, by hook or by crook, gagawin nila ito. Yun ang kaisipan nila. Masaya sila pag ang kapwa ay nahihirapan at nag-i-enjoy sila kapag ang kanilang kapangyarihan ay naisasagawa nila. At wala silang hinangad kundi ang mataas na posisyon at pangalan. Sabi nga, I don't care. I don't care. Wala akong pakialam. Ang importante, masunod ang nais ko. Kahapon po, kung kayo ay nanood ng balita sa TV, actually, hindi ko po sa TV nakita to, sa YouTube. Pinakita sa akin ng aking anak at halos ayaw niyang ipakita. Maybe you're very familiar sa nangyari po kahapon. Ano po? Kahapon ay lubos akong naiyak sa nakita kong pagpatay sa isang mag-ina sa Tarlac. Hindi ko po lubos na maisip of how such a man can do that to his fellow. Ano ang pumasok sa kokotin niya? Ano ang karapatan niyang pumatay ng kanyang kapwa? Ano ang nararamdaman niya sa tuwing siya'y papatay? Anong nararamdaman niya nung oras na yon? Galit, poot, hinanakit. James 1:19-21 reminds us, "My beloved brothers, understand this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. For man's anger does not bring about the righteousness that God desires." Ang galit ng isang tao ay hindi nagdadala ng katuwiran na ninanais ng Diyos sa atin. Therefore, kung gayon, get rid of all moral filth and every expression of evil and humbly accept the word planted in you which can solve your souls. Ang pagpatay ay isang kapahayagan ng kasamaan. Ephesians chapter 4 verse 26 further says, "Be angry, yet do not sin. Do not let the sun set upon your anger." Pwede kang magalit, kapatid. Hindi bawal ang magalit, pero huwag kang magkasala. At kung ikaw ay may galit, poot, hinanakit sa iyong puso, huwag mong pabayaan na lumubog ang araw na hindi mo na isesettle ang galit sa iyong puso. Alam niyo po ba kung bakit yun ang utos ng Diyos? Kasi hindi naman po natin alam kung anong mangyayari sa atin every second. Kung anong mangyayari sa iyo bukas, yan ang isang hindi maiiwasan ng tao, ang kamatayan, ang magkasakit, at higit sa lahat, ang ikaw ay mahusgahan ng Diyos. Amen? Matthew chapter 5 verse 22 says, "But I tell you that anyone is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, 'Raka,' will be subject to the Sanhedrin. But anyone who says, 'You fool,' will be subject to the fire of hell." Napakahirap po kapag ang iyong kapatid ay pinagsalitaan mo ng masakit, minura mo, may puntos ka na, pero hindi sa langit, kundi sa impyerno. Ang galit, ang poot, ang kataasan,
ang pagiging makasarili ng tao ang siyang nagpapahirap sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Pansinin po ninyo, ilang percent sa mga tao na nakakaranas ng cancer? Saan galing ang cancer? Kung minsan sasabihin ng doktor, hindi natin alam kung saan galing yan. Maaaring ito ay galing sa namana mo. Maaaring ito ay lifestyle mo. Pero hindi nila sinasabi na ito ay galing sa galit. Galing sa poot. Galing sa unresolved issues and grudges in our lives. Ang galit, poot, siyang nagpapahirap sa ating sarili at sa ating kapwa. When pride is in bloom, there is no room for love. Kapag ang kataasan ang nasa puso natin, walang paglulugaran ang pag-ibig. Amen? Amen! Salamat po dun sa nag-amen. Ganun din po sa hindi nag-amen. Pangalawang bagay na binibigay sa atin na mensahe ng gabing ito, yung mga suliranin na sinuong ni Maria at ni Jose ang siyang nagpahirap sa kanila. Si Jose naman dun sa Luke 4-7, chapter 2, 4-7, si Jose naman ay imahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya, pati ni Maria, na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak, at ang kanyang ipinanganak, ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar sa kanila sa tuluyan. Isa sa pinakamahirap na pinagdadaanan ng mga babae, kaming mga babae, ay yung ikaw ay magbuntis. Doon pa lang sa paglilihi, hirap ka na. 1 to 4 months or hanggang 5 months naglilihi ang babae. At pagdating ng 9 na buwan, kabuwanan na niya, ay kinakabahan na siya. Yun po yung time na tinatawag na ang isa sa kanyang paa ay nasa hukay. I experience hardships dun po sa una naming panganay o sa una naming anak, ang aming panganay. Nung time na kami ni Pastor Joel, ang aking husband, ay nakadestino sa Lipa. Na kung saan kasalukuyan ko pong buntis ang aking anak at kabuwanan ko, nawalan po ng church. Kinuha ng anak ng may-ari ng lupa ang simbahan at nirelocate kami. Maganda po sana eh, napakapalad ng mga tao ngayon na nakatira sa mga rilis ng tren, sa mga shanties, dahil usually nire-relocate sila. Pero sa nangyari sa amin, pinaalis kami. Imagine ilang taon ng church sa LPL or Leviste, Leopoldo Leviste compound sa Plaridel, Lipa City. Doon sa tinatawag nilang rancho. Andun po ang church ng Methodist na matagal nang naka-stay doon. Bigla nung ako ay manganganak na, ay tinanggal kami, kabuwanan ko. And there was no place for us to go. Katanghalian tapat po ay naghahanap kami ng matutuluyan. Napakahirap po. Bukod sa pinagdadaanan ko sa aking tiyan, sa kalagayan ko, yung stress, yung pag-aalala, yung kakulangan, yung assurance nung oras na yon, at kung ano ang mararanasan ko pa, kung ano ang mangyayari sa buong maghapon na paghahanap namin ng tirahan dahil manganganak na ako, yon ang naranasan ko. And much more. Sa ganong kalagayan ni Jose at Maria,
Mahigit 80 milya ang kanilang nilakbay upang makarating sa Bethlehem at kagampan ni Maria. Hindi po madali ang kanilang pinagdadaanan. And that is one struggle na nararanasan natin. Sa ganitong kalagayan, maaring para kay Jose ay pwede niyang gamitin yung kanyang royal lineage dahil kabilang po siya sa angkan ni David. Isa siyang royal family. Pwede niyang gamitin yung kanyang influence upang ma-exempt sila sa anumang hinihingi sa kanila na kondisyon o taxes. Pwede niyang gamitin ang kanyang influence upang sabihin niya sa mga tao na inabutan nila na bigyan niyo kami ng matutuluyan dahil ako ay kabilang sa mga angkan ng mga hari. Subalit, hindi niya ito ginawa. Hindi niya ginamit ang kanyang impluensya. Damang-dama po niya yung stress at depression din. Subalit ang pinakamaganda sa nangyari sa kanya o sa ginawa niya, imbes na sumuko siya, nagpatuloy po siya. Imbes na sumuko tayo sa mga paghihirap natin at dinaranas na suliranin, magpatuloy tayo. He knows. Alam niya that God is going to work things out for good. Alam niya na gagawa ang Diyos ng paraan because God is still in control. That God will make a way for them. Gayunpaman po sa lahat ng ito, pinangyari pa rin ng Diyos ang magkaroon ang tao ng pag-asa at kagalakan. At ang pangatlong bagay, ang pagkakaloob ng Diyos, ang pangako ng kapayapaan at kagalakan. Doon sa Luke chapter 2, verse 10 to 12, then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people." And suddenly, there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God, saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Imagine yung mga pastol na hirap sa maghapon na pagbubukid at pag-aalaga sa mga tupa, na pagod at ginaw na ginaw. Dahil sa kanilang pananatili at pagpapatuloy at pag-aantay sa pag-asa na ibinigay at sinabi ng anghel sa kanila, nananatili sila. Nagpatuloy silang nag-aantay at nagpatuloy silang nagtsatsaga. At yun ang pangako ng Diyos sa kanila. Peace! Sinong tao ang hindi naghahangad ng kapayapaan? Since time immemorial, ang hangad ng tao ay kapayapaan. Bakit kayo pumupunta sa church? Dahil naghahangad kayo ng kapayapaan. Bakit kayo nakikipagbati kahit hindi mo kasalanan? Why do you need to reconcile to your enemies? Because you search for peace. Ang pinakamimithi pala ng tao na kapayapaan ay walang iba kundi yung kapayapaan na nagmumula kay Kristo lamang. Amen? Ang kapayapaan na nais mo, kapatid, sa oras na ito ay hindi magmumula sa perang kikitain mo. Hindi magmumula sa taong nangako sa'yo ng hanap buhay. Hindi magmumula sa mga palamuti ng Pasko. Hindi magmumula sa kapunuan nang meron ka sa loob ng bahay na material things. Hindi magmumula sa financial na stability o hanap buhay, kundi sa kapagpakumbabaan at paglilingkod.
humility and service, and the all-important peace with God comes only. Ang pinaka-importanting kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay nanggagaling lamang o naipagkakaloob lamang to those who believe in Jesus for eternal life. Only through Christ can you have true lasting peace. Sola Christi. Only through Christ you can have lasting peace. Only through Christ we would attain the everlasting joy. And this everlasting joy is what Christmas brings to us. Emmanuel, God is with us. Salvation is with us. Joy, peace, and love. These are things that you cannot see. Itong mga bagay na ito kailanman na hindi mo makikita. Subalit ang mga bagay na ito ay nasa paligid mo kung kikilalanin mo ang isinilang na anak ng Diyos sa Pasko na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, hangad ko po sa inyo ang kagalakan na walang hanggan na dulot ni Kristo sa Paskong ito. Amen. Thank you, Pastor, para sa mensahe ngayong gabing ito. Tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob para po sa lahat ng mga naririto. Ang atin pong mga usher ang siyang lalapit sa inyong mga upuan upang doon niyo po iabot yung ating mga offerings. At para naman po sa mga nanonood sa kani-kanilang mga tahanan, makikita niyo po sa inyong mga screen yung atin pong bank account and GCash number na kung saan po ay doon nyo maaaring ihulog yung ating mga offerings. At pagkatapos po nito, makakapanood po tayo ng short video presentation para po sa ating joyful offering na ihahandog po natin sa mismong araw ng Pasko, December 25, ang ating birthday gift to Jesus. At susundan po ito ng panalangin, ng pasasalamat sa ating pagkakaloob. And then, announcement para po sa mga susunod nating gawain at pangwakas na awit at panalangin. Joyful, joyful, glory and glory. Sabi nga po ng awitin ng Apo High King, kahit na anong mangyari, basta't si Jesus ang kasama mo, tiyak, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Yes, Tatay. Let the love of God fill our hearts with joy in this season. Despite the hardships and the challenges of the year, God is with us. And that is the one thing that remains constant in the chaos. Now, on Christmas Day, we invite you to prepare your birthday gift to Jesus, our joyful offering, as a declaration of God's faithfulness to us in this season. We will be using this offering to reach out more people, bring out the gospel, the salvation, and preach the name of Jesus to those who needed Him most, so they can experience being joyful in Jesus as well. To God be all the glory, and Merry Christmas! Ay manalangin. Maraming salamat po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mensahe ng buhay na pinagkaloob mo sa amin.
Nakakapagkaloob kami, Panginoon, sapagkat ikaw po ang unang nagkaloob sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal, salamat po sa iyong katapatan, salamat po sa iyong walang hanggang pagkalinga sa bawat isa sa amin. Ama, aming pong ibinabalik ang mga kaloob na ito at dalangin namin, Panginoon, na patuloy po itong magamit sa ikalalago ng iyong ministeryo dito sa lupa. Maraming maraming salamat po at patuloy kang humipo ng puso, ng mga puso sa bawat isa po sa amin. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagkilala at pagsamba sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po ang lahat at bago po tayo dumako sa ating pangwakas na awit, ay makakarinig po muna tayo ng short announcement. Ayan, purihin ang Panginoon. At dahil huling face-to-face natin ito sa simbang gabi, pwede po bang palakpakan natin ang Diyos? Ang Diyos hindi po maramot sa atin, kaya dapat tayo nagpupuri sa Kanya. Subalit, patuloy pa rin po ang simbang gabi, bukas, December 24, pero ito po ay pre-recorded. Kaya pwede na po kayong maging safe lalo dahil pwede kayong manood na relax sa bahay. And on December 25, which is Christmas Day, alas 9 po muli ng umaga, tayo magkikita-kita online at pre-recorded din po ito. At sa ibang announcement po, marami po tayong, pwede po tayong manood ng ating YouTube or ang ating Facebook at makikita niyo po yung mga announcement sa ating NAX UMC page. Salamat po. For our closing hymn, let us sing, What Child Is This? Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Sa aming Panginoong Diyos na pagwawakas ng gawain ito sa loob ng iglesyang ito, ay muli mong bubuksan ang mga pintuan ng iglesyang ito upang sa aming paglabas ay daladala namin ang kagalakan na dala ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat Panginoon sa mga salita mo na ipinaalala mo sa amin at ipinadama mo sa amin na hindi madali ang sumunod sa iyo. Subalit, kung ito'y aming malalampasan, taglay namin ang lahat ng mga pangako mo at biyaya
na tanging ikaw lang ang panggagalingan nito. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa katiyakan ng kaligtasan. Salamat sa kapunuan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan at kagalakan na kaloob mo sa amin ng iyong pagdatay sa mundong ito. Idinudulog namin sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na sa panahon na ito ay dama ang kahirapan, dama ang hindi tamang trato ng buhay sa kanila, dama ang kawalan ng pag-asa, dama ang kalungkutan, maging ang banta ng kamatayan. Panalangin namin, O Diyos, abutin mo sila at dalawin mo sila upang maranasan nila na sa kabila ng lahat ng pagdaraw na to at paghihirap ay may isang Diyos na lagi nilang kasama na hindi iiwan at pababayaan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy ang iyong biyaya sa amin, kapunuan sa lahat ng pangangailangan. At sa gabing ito, O Diyos, panalangin namin ang iyong mga anak na nanambahan dito sa loob ng iglesia, ang pag-iingat mo sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga tahanan at mga mahal sa buhay. Dala ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Ang mga nasa online, Panginoon, na nanonood at nakikinig, nakinig ng iyong mga salita, nakibahagi, nakiawit, at nakipanalangin. Pagkaloob sa kanila ang pag-asa at kapayapaan na di maliri. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na nasa ibang bansa, patuloy naming idinudulog sila at ang kanilang mga sambahayan. Maging sila na nakakaranas ng matinding tanda na, Panginoon, ng pandemya, ng COVID, ng karamdaman, ng economical crisis, at ang banta ng panibagong malakas na COVID. Lahat ng ito, Panginoon, malalampasan namin dahil naniniwala kami na mas makapangyarihan ka at malakas ka sa anumang suliranin na aming kinapaluluoban. Salamat sa mga anak mo na tumugon sa lahat ng pangangailangan, Panginoon, ng mga kapatiran namin. Salamat sa mga bukas ang loob na nagkaloob upang makapagbigay saya, makapagpaalala sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay, ng pagbabahagi. Salamat sa kanilang buhay at sa mga biyayang kaloob mo sa kanila, na naniniwala kami na sa mga anak mo na nagkakaloob ay higit na siksik, liglig, umaapaw ang biyaya na iyong ipagkakaloob sa kanila. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat kami magtatapos sa iyong biyaya at sa iyong pag-ibig. At ngayon, ating tanggapin ang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya at pagpapala na siyang nagbibigay sa atin ng kagalingan, ng katatagan, ng kalakasan, ng kagalakan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ayatin itong taglayin sa ating paglisan sa loob ng iglesyang ito hanggang sa ating mga tahanan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pwede po ba nating ibigay ang pinakamalakas na clap offering sa ating Panginoon? Oh, hallelujah! Praise the Lord! Praise God!
of all and the goodness we know of that.